Radio natin nationwide. Balik tayo sa balitaan, 51 minutes after 7 in the morning. Nasa linya natin si Army Carranza mula 105.7 na Radyo Nating Gimba. Ito ay tungkol sa pulong sa pagitan ng mga onion growers at institutional buyers. Sinagawa ho yan sa DA Region 3 sa Bungabon, sa Nueva Ecija. At ang detalye hatid sa atin ni Army Carranza mula 105.3 Radyo Nating Gimba. Army? Yes, good morning, Ms. Cheska, at sa lahat ng ating listeners nationwide. Nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 ng isang pulong kaugnay ng market linkage sa pagitan ng mga onion growers, farmers cooperatives and associations o FCAs at institutional buyers ng sibuyas, Huwebes, Pebrero 1 sa bayan ng Bungabon dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pinangunahan ito ng Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD Officer in Charge na si Dr. Maricel Gulias. Nilayon umano ng pulong na mapag-usapan ang pagpipresyo ng lokal na ani ng sibuyas, gayon din ang ugnayan sa merkado ng mga magsasaka at ng mga buyers. Dumalo sa meeting ang Prime Global Corporation, Sorosoro Ibaba Development Cooperative, Edsan Bagsakan Market, Agro Digital Philippines, GTGF Food Corporation, Dizon Farms, Sarisuki at Mayani Philippines, na pawang mga potential buyers ng aning sibuyas ng mga farmers. Sa pulong, inilahad ng mga ito ang pricing, gayon din ang mga pangangailangan sa pamimili ng sibuyas katulad ng dami, dalas at ng kalidad nito. Ibinahagi naman ng mga onion growers ang kanilang karanasan, partikular ang dulot ng pesteng harabas, at inilatag ang hinaing sa mababang presyo, lalo na sa panahon na pasagsagan ng anihan ng sibuyas. Hiling ng mga magsasaka na sana ay presyohan ng 50 pesos ang sibuyas na puti at 70 hanggang 80 pesos naman ang sibuyas na pula. Bilang tugon, nagkaroon ng price offer ang ilan sa mga institutional buyers sa naturang pulong na ikinatuwa ng mga magsasaka. Samantala, ilang mga netizens naman ang nag-comment ng kanilang saloobin sa inilabas na pahayag ng tanggapan. Karamihan ay nais na isapubliko ang mga napag-usapang presyo at kung ito ba ay ipatutupad. Gaya na lamang ng Facebook user na si Marites Paca na nais makita kung sa presyong itatakda ay makakabawi pa ito sa mga naunang pagtalugi niya sa pagsisibuyas. Komento naman ni Bea Ortilla, sana ay huwag nang antayin na malugi lahat ng magsasaka bago ipatupad ang pricing na tinutukoy sa naturang pulong. Sa kasalukuyan, ang farm gate price ng puting sibuyas sa Bungabon ay bahagyang tumaas sa 32 hanggang 35 pesos mula sa dating 21 hanggang 25 pesos, habang ang pulang sibuyas naman ay bumaba sa 40 hanggang 45 pesos mula sa dating 65 pesos. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Carranza ng Radyo Nating Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Army. Samantala, August. Radyo Nating Nationwide. Radyo Nating.